うん、こんなに結構です。What was the first name? Isaiah. Ang tanong ni Brother Dennis, alam kaya na sinong nilang tinutukan? Nang mga Hudyo na ang Isaiah 28:16 na yun ay si Jesus Christ? Oo, kasi kaya natin ang nilang Oo, wala silang idea dyan. Ang nakakalam lang kasi dito yung may revelation. Kaya kung wala kang revelation, hindi mo kilala si Kristo, papatayin mo. Hindi, yun na yung sagot ko. Okay. Maganda. Direkto na sagot. Okay. Okay, so wala na, no? Okay, so wala na. Pupunta na tayo doon sa three forms of coming of Jesus Christ. Okay? So, tutuloy ba natin habang kumakain? Tutuloy natin, no? Tuloy lang natin. So, 20 minutes. Okay, buksan natin yung Bible natin. Una natin sa itong babasahin natin, Gawa chapter 1, verse 9 to 11. Pakipokus yung Gawa 9 to 11. Book of Acts. Subject natin, Reform of Coming of Jesus Christ. So, one nine. So, yan, nasabi dyan, itong si Jesus, sabi dyan, itong si Jesus na inyong nakikita na umakyat sa langit, siya rin bababa. No? Siya rin bababa. Ibig sabihin, umakyat siya, galing na sa baba. Pero babalik din siya. Kaya may coming, no? May coming. So, ang pinag-uusapan natin, three form of coming of Jesus Christ. Yung number one, siya yung love. Number one na coming of Jesus Christ, siya yung love from Bethlehem to Calvary. So, yan yung love of Jesus Christ. Siya ay, ang form niya ay, siya ay Redeemer. So, okay? Yun ang first coming. So, first coming, siya po ay love, siya po ay Redeemer.
Yeah, no? Siya ay Redeemer, first coming from Bethlehem to Calvary. So ang verse natin sa John, lagyan na lang natin ng verse. John 33. Chapter 1, verse 33. Tapos, sunod natin ay Hebrew. So tinalakay na natin ito dito. Eh, pasagahan na lang natin okay, para malaman natin. Chapter 9, verse 12. So yan po yung first coming niya. Siya ay redeeming for us. So, totoo bang natubos ng Panginoon ng lahat? Ng tao? Dahil sabi na yung 27, kung walang pagkabos ang lugo sa cross, sa pagbaryo, walang kapatawaran ng kasalanan. Dahil may nabuhos, masasabi ko, sabi ni Pablo, lahat nalinis na. Pamagitan ng dugo. Ang tanong ko dyan, lahat ba nalinis na? Sa Biblia ay sinabi ay hindi pa lahat. Kasi I whosoever believe. So yun lang. Kung sino ang tumanggap, yun lang po ang mapapatawad, mabukas ang kasalanan, at saka siya magiging redeemer sa kanya. Amen? Yun ang first coming. Redeemer for all. Men. Okay? So yun ang first coming niya. So ang second coming, ito po ay, ito, tandaan natin, first coming. Yung mga ngayon lang nakadalong, ngayon lang nakapakinig, siya ay redeemer. Yun ang form ni Jesus Christ. Amen? Jesus Christ is redeemer. Second coming, sabi kanina, kung siya ay umakyat, babalik siya muli sa second time. So basahin natin ang Hebreo. Gusto kong basahin ang Hebreo 9:3. Ipos natin yung ano, yung PowerPoint natin. Hebreo 9:28. So Hebreo 9:28, sabi po doon, si Kristo ay minsan inihandog para sa pagtubos ng kasalanan ng marami. Amen? Sa ikalawa, ipapakita siya na ang mga tao hiwalay na sa kasalanan para sa kanilang ikaliligtas sa mga umaasa sa kanya. So yan po yung first coming, mayroong second coming. Okay, yun ang nakalagay sa 28, Hebreo 9:28. Diba? Yung 22, pagbuhos ng dugo, tapos mag-claim siya ng mga kasalanan ng tao. Tapos 28, kung paano siya'y dumating at siya'y babalik ulit. Umalis at babalik ulit. Yung second coming. So, yan ang second coming. So, second coming, siya ay Savior. Ang tanong, ngayon ba si Kristo ay Savior? Partially. Di ba? Di ba talaga totally? Sapagkat hindi pa tayo tapos sa ating ministry. Amen? Kapag promise pa lang sa iyo na, kung sino man ang nakinig ng aking salita, di ko na siya katulad, may buhay na walang hanggang na siya. Promise pa lang yun. Amen po ba? Kaya tayo may pag-asa eh. Meron tayong tatlong hinahawakan. Alam niyo po ba kung ano ating hinahawakan na tatlo? Yung una, faith. Pangalawa, hope. Pangatlo, ano? Love. Nagulat kayo, no? Tatlo lang yan, mga kapatid. Amen po ba? Faith. Hope. Tapos love. So, ang sabi doon, pinaka-the-best na love. Kasi yung pananampalataya, matatapos yan eh. Kapag nandun ka na sa Diyos, nasa kaharian ka na niya, yung pananampalataya mo, wala na. Okay, bali minan? Kasi nandun ka na sa Diyos eh. Tapos na yun. Amen? Ngayon, kung ikaw yun na nasa Diyos na, pati pag-asa mo, wala na rin. Dahil wala ka na nasa, dahil wala na darating. Naasahan. Amen? Kasi nandun ka na. Nandun ka na sa kapangakuhan. Eh ano pangasahan ko? Wala nang darating. Wala nang iba, di ba? Eternal age na. So yan po yung sinabi natin dito sa
ano, second coming, this is Jesus Christ is Savior. So meron tayong mga bago, ano, at least pa ano nila. Savior, totally ba si Kristo ay Savior? So si Kristo ay naging Savior dahil ang Ama ang original Savior. Isaiah 41:4 yun. Ang sabi doon, I am the Lord, I am the Savior. Wala siyang nakikialang ibang Savior sa lumang tipan, pero meron siyang kasamang Savior, si Jesus Christ yun. So si Jesus Christ ay Savior, second coming, second time. So Savior siya, meron tayong verse. Ano ba yung verse natin? Ito rin. Amen? Magliligtas ba siya? Yan, liligtas siya. Tapos, ang ating verse, lalagay lang natin, chapter 4, verse 14. Si Jesus Christ ay second coming ay Savior siya. Totally, isisip niya na lang lahat ng mga umaasa sa kanya. Itong second time, ha, second coming, ito ay put up lang. Rapture lang tungkol doon sa kanyang niridip. Ha? Ang iridip niya ay ang iridip niya from 33 and a half ED to ngayon 2013 na tayo. Amen po ba? 2013 na tayo. Yun na ngayon yung ating time. So dito ay so 7:30 is 5:14. So, ang sabi dyan ay so, tanda natin ito po ay rapture. Sabi nyo, baka put up pag-agaw sa mga nirinig, pag-agaw sa mga tinubos. Okay, may iwan pa tayo. So, kaya pa? Ay, ilalagay natin isa ng mga girls, pero hindi na lang yung third coming ni Jesus Christ, siya ay judge. Huh? So, judge. So, meron tayong mabasa. Tandaan natin, sa 1 Thessalonians, rapture. Sa 2 Thessalonians, judgment. Oh, napakaganda ng Bible. Hili-hili na talaga, no? Sa 1 Thessalonians, salvation. Sa 2 Thessalonians, judgment. So, yun po yung 2 Thessalonians. 2 Thessalonians chapter 1 verse 5 to ano yan? To 7 niya tayo, okay. Okay? So, mayroon tayong kukunin sa Jeremiah. Ang Jeremiah 25, nakaka-ano to, dahil ang mapapatay ng Panginoon dyan ay mula sa dulo ng daigdig hanggang sa kabilang dulo. Mula sa dulo ng daigdig ng ating lupa hanggang sa dulo, ang mapapatay ng Panginoon at walang maglilibing, wala rin iiyak. At walang iiyakan. Oo, kasi wala talaga ang natirang tao, patay lahat. Kaya walang maglilibing. Kasi, bilin nyo na, walang maglilibing dahil hindi, maraming ililibing. Walang pag-ibig kasi wala nang may buhay. Ubos lahat. Sabi, mula sa dulo, kabilang dulo hanggang sa kabilang dulo, ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yun. Ano ang papatayin niya? Yung lahat na hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa ebanghelyo ng katotohanan. Yun ang matindi. No? Yun yung dalawang verse lang. Sapat na sa atin yun. Kaya, ang paghahanda natin, yung total salvation, sa second coming, sabi ng iba, second coming, judgment na. Pero hindi mga kapatid, rapture lang. Ang third coming, ito na yung judgment of the earth, bago millennium. So, ang millennium, nandito na ang millennium. So, 1,000 years millennium, patay na lahat ng tao. Kaya, ang mga makasalanan, ang sabi ng Bible, magiging abo at tatapakan na lang sila ng mga banal. Ng mga ni-rapture. Yan ang triple ng copy of Jesus Christ. So, maraming mga verse yan. Revelation 19, yun ang katapat dyan, di ba? So, Revelation 19, talaga, that's me, because, yun,
Okay, so malinaw ba? Malinaw yan. Ha? Tatlong pagdating ni Kristo, three